Pilipinas ang oras po, 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nakakasama ninyo tonight. Nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Today is Friday. Dalawang araw na walang pasok para sa mga hindi pumapasok on Saturday. At saka papasok ulit on Monday, pagkatapos walang pasok on Tuesday, wala rin pasok sa Wednesday. Yun po ay mga regular holidays, no? E swerte yung iba, yung pwede nang makapag-file ng leave for Monday, no? Siguraduhin nyo lamang po na makakapag-file kayo ng leave. Otherwise, no, papalagayin po na hindi kayo pumasok or AWOL kayo sa Tuesday and Wednesday kung hindi kayo nag-file ng leave ng Monday at hindi kayo papasok. Dos Kumpanyeras. At para po sa mga maglulong weekend, may abiso po sa mga motorista na mumuro ang mahigit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng oil industry sources, posibleng tumaas ng hanggang 110 hanggang 150 ang kada litro ng diesel, habang 80 hanggang 120. 80 centavos hanggang 120 sa gasolina. Posible naman po na maglaro sa 110 hanggang 130 ang increase sa kada litro ng kerosene. Tinukoy po ng Department of Energy na kabilang dito ang sitwasyon sa Middle East at pagbaba sa output ng OPEC o oil producing countries. Yun po ang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng produktong petrolyo na naman. Dos Kumpanyeras. Anyway, magiging maganda po ang ating talakayan tonight, no, para sa ating mga manggagawa, no. Ilang porsyento naman po sa atin ang nasa pag-iempleyo, or ibig sabihin mga empleyado na namamasukan, no, nagtatrabaho sa mga kumpanya o kung kanino mang negosyo. Yung iba naman may mga negosyo at nag-employ, no, ng mga manggagawa. Kaya dapat po nating malaman gaano ba katagal talaga ang lunch break. Kasi yung iba po, no, yung iba ay talagang attorney, eh hindi po kami pinapalabas sa lunch break. Gusto po namin kumain sa labas. Eh hindi po pwede kasi bawal po. Tama po bang hindi kami palabasin during lunch break? Dos Kumpanyeras. Attorney, ang pasok ko po ay 8 to 5. Hindi po ba 8 hours lang dapat ang trabaho ko? Eh bakit po kung susumahin, ay umaabot po ng 9 na oras ang trabaho ko? Ayan. So yan ang isasettle natin ngayong gabi. Dos Kumpanyeras. Kaya naman po, if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa DZRH TV 4K livestream bilang comment, o kaya naman po ay sa DZRH News Facebook Live, o kaya sa DZRH News Television Facebook Live, at sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook Live. Sa mga nagagandahan sa t-shirt ko po, eto, aangat ako. Oh, yan. Kaya lang nasusuko na ako sa TV. Adjust nila. Okay, yan po ito. Ito po suot ko. Oh, nag-adjust ako. Ayan. So, na-distract ako eh. Kasi sabi ni Ma'am Chari Abram, ang ganda po ng t-shirt nyo. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako, ha? At syempre, para po matulungan ang ating mga kababayan na may katanungan pa din patungkol sa batas paggawa. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa nasa YouTube, ang aking online PA, si Gael Enriquez, at sa Facebook
Dos Kumpanyeras Facebook Live. Nag-online PA din si Kenneth Arevalo. Pero magandang gabi, Pancho Sabuardo Jr., ganyan din Harold Del Rosario, Buddy Camposano, Ma'am Grace Recta, sana all. Sabi niya, sana all. Mabigyan ng t-shirt ng DZRH. Gael Enriquez, Apolinario Castillo, Facebook ni Roy. Sabi niya ganun, Attorney Rina and Attorney Cam. Happy long weekend po sa inyo. Wala pa po si Attorney Cam. Okay, sabi niya baka naman. Magandang gabi po Attorney Raul Destacamento, Mami Belen Rivera, Charo Abraham, Eduardo Narvaez, syempre nanunod sa atin si Dean Carlos at maraming iba pa. Dos Kumpanyeras. Pagpupugay po sa inyong lahat, simula na po natin ang ating katanungan. Ano nga ba ang sinasaad ng batas patungkol doon sa meal break? Ano? Kasi marami pong mga kumpanya na halos parang hindi ito in-observe. Bakit? Ay kasi naman, no? 9 hours na nga, tapos bawal pang lumabas during yung 12 to 1. O kaya naman, ano, bawal tutulog-tulog kapag 12 to 1. O kaya, hindi na ino-observe, no? Pinagtatrabaho pa din o kumain ka lang, 15 minutes lang. Dos Kumpanyeras. Ang sabi po sa batasan, no, ay itungkulin ng employer na mabigyan ang mga empleyado ng not less than 60 minutes na time off para sa regular meals. Anong ibig sabihin nito? Yung 60 minutes is 1 hour. Nangangahulugan po na yung kalahating araw ay gugugulin sa pagtatrabaho pagkatapos may isang oras na break para makakain naman ang manggagawa at pagkatapos yung kalahati, no, another 4 hours, no, ay gugugulin ulit sa pagtatrabaho. Now, ito pong 60 minutes na break, no, meal break, ay napakahalaga para doon sa gumagawa ng manual labor. Ibig sabihin, matindi yung physical exertion sa trabaho. Sinasabi naman po ng implementing rules and regulations sa ng ating labor code, no, na pwede itong mapaikse, no, na hanggang 20 minutes. Kung halimbawa naman po, hindi manual ang trabaho o hindi nag-exert ng matinding physical effort ang trabaho sa ng isang manggagawa. Dos Kumpani. Yun pong isang oras or 60 minutes na meal break ay hindi po yun binabayaran. Kaya nga po, no, yung duty ng 8 to 5, normal na 12 to 1, libre kayo. Pwede kayong umuwi ng bahay sa kondisyon, no? Or pwede kayong lumabas ng kumpanya, ng workplace, sa kondisyon na on the dot, pagdating ng alauna, ay nandoon na po kayo sa kumpanya at handa na ulit kayo na magtrabaho. Pag halimbawa naman po, no, na ang inyong lunch break ay 20 minutes lamang, ito po ay magiging bahagi ng inyong compensable working hours. So, ibig pong sabihin, there is no need mag 8 to 5 kayo kung 20 minutes lamang ang meal break ninyo. Anong ibig sabihin nun? Sa halip na 8 to 5, maaari maging 8 to 4 ang trabaho ninyo dahil 20 minutes lang naman ang inu-observe ninyong lunch break. Compensable yung 20 minutes at bahagi po yun ang count ng 8 oras. Dos Kumpanyeras. Okay, so yan po ang tinatalakay natin tonight. Eh, ang tanong, attorney, paano naman po yung mga coffee breaks? Paano kung kagaya mo, mayat maya ang kape? Di ba? Mayat maya ang timpla ng kape hanggang sa magsawa. No? Hanggang sa mga sim, ang sikmura. Eh, paano po yun? No? Binibigyan po, no? Ina-allow, no, ang manggagawa ng 5 hanggang 20 minutes na coffee breaks o kaya naman ay yung mga, you know, pupunta sa palikuran. Ayan. Pinapayagan po ito pero hindi mayat maya, ha? Baka naman every hour may 20 minutes kayo na coffee break. Hindi po yun. Siguro 1 in the morning and 1 in the afternoon pang tanggal antok, di ba? Dos Kumpanyeras. Pero iba pong usapin, ha, pag nasa gobyerno, no? Hindi pwedeng mayat maya dahil ang nasa gobyerno dapat kung tatrabaho kayo sa nasa public service po kayo, di ba? Wala dapat na lunch break. O ibig sabihin hindi
dapat nagsasara ang opisina ninyo kapag 12 to 1 dahil dapat ay laging may naiiwan na nag-a-attend para serbisyuhan ang ating mga boss, ang ating mga kababayan. Dahil syempre, mga public servants kayo. Dos Kumpanieras. Anyway, magandang gabi po muna sa lahat mga humahabal nanonood sa atin. Servian Mafa, magandang gabi sa iyo. Benjamin Cuaderno, ganyan din Phil Barbie, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, si Angelita Federico, si Gael Henrique, sabi niya, Anli Cape ay totoo. Josephine Garimbao, at siyempre si Alexis Tiger, at ganyan din Mami Belen Rivera, Jess Gonzalez, Ida Villa, at Ma'am Grace Recta. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. So, gaano ba kalaki ang inyong kape? Ako kalahating litro. Pagkatapos, susunod pa ulit. Meron pa ulit kasunod. Anyway, habang nagkakape po kayo o kaya ay naghahanda ng inyong hapunan, no, ay dyan lamang po kayo at magko-commercial tayo para sa ilang mahahalagang paalala. Magandang gabi, Dahlia Garcia at maraming iba pang nanunood sa atin. At syempre, meron po tayong DZRH Malakas promo. Yung nanalo po sa programang ito, sinisigurado ko sa inyo na bukas o hanggang Linggo matatanggap ninyo ang inyong mga premyo. Dos Kumpanieras. Okay, so antabayanan lang po ano at ipapadala ko rin po sa inyo ang screenshot para po ma-claim lalong-lalo na yung hindi po hindi sa kanilang account o hindi kanilang number ang ibinigay. Okay, sa ating DZRH Malakas promo question, hanggang ilang minuto ang pwedeng or hanggang ilang minuto pwedeng paikliin ang lunch break kung non-manual ang trabaho? Ipadala po bilang private message sa akin at dyan po ako pipili ng isang mananalo tonight. Dyan lamang po kayo, ilan po muna mga paalala. Dos Kumpanieras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanieras. Kasama pa rin po ang nagsasolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ang tungkol sa meal break, no? Yung lunch break, no? Although kapag po gabi, syempre, may isang oras din ng break. Hindi lang po ito applicable kapag kayo ay ang pasok nyo ay 8 to 5. May mga pagkakataon kasi, di ba, na more than, kumbaga, ay 24 hours ang operation sa kumpanya. And therefore, tatlong shift, no? Kagaya po dito sa amin, sa DZRH, syempre, kami ay 24/7, mayroong mga staff, mayroong mga nandito sa desk, no? Nasa newsroom na 8 oras, pagkatapos another 8 hours, tapos papalit ulit another 8 hours. Dos Kumpanieras. Okay, so again, no, dapat po ay isang buong oras kapag ka, no, manual ang trabaho ng isang empleyado. Yung mga mabibigat, syempre, kailangan din po ng kaunting pahinga para makarecover man lang at makagain ng lakas para po makapagtrabaho ulit ng mga mabibigat na trabaho. Although, sabi nga po natin, kapag ka hindi manual ang trabaho, more on pag-iisip, mas magaan, no, hindi kayo nagbubuhat ng kung ano, hindi kayo nagmamaso, sa construction, no? Hindi kayo doon, abay pa pwede po ito, no? Pwede po itong mas paikliin lamang na 20 minutes provided na ito ay kasama pa rin po doon sa compensable hours, no? Ibig pong sabihin, kung instead na 8 to 5, magiging 8 to 4 ang duty ninyo. Pero may mga, no? May mga condition po ito. Ang importante po, maaaring magawin yung 20 minutes na meal break kapag ka ang operation ng kumpanya ay at nakaka 16 hours daily. Tsaka kung halimbawa po, pwede rin pong paiksiin kung kasakali po na mayroong emergency, no? At hindi po maiiwasan na magtrabaho ka agad o bumalik ka agad sa trabaho ang isang manggagawa. Dos Kumpanieras. Okay, so pwede nga po, no, hanggang 20 minutes para sa non-manual work.
no? Hanggang doon, compensable po ito. Ibig sabihin, dapat ay kasama doon sa 8 oras na binabayaran. Pero kung naka 60 minutes po kayo o 1 hour, abay, dapat 9 hours ang total. Dahil yung isang oras doon, makakain ninyo or gagamitin ninyo para sa mga personal ninyong pangangailangan, kagaya ng konting tulog, magnap, kumain, magnap, tapos para doon sa mga iba, you know, yung tawag ng kalikasan. Dos kumpanyeras. Ito po yung question ni Joy. Sabi niya, Attorney, tama po ba ang policy ng kumpanya namin na 9 na oras ang aming duty pero working lunch break po kami kaya hindi po kami makaalis kahit gusto naming kumain sa labas? So ang tanong, Miss Joy, yun bang lunch break ninyo pinipili nyo magtrabaho o required talaga kayong magtrabaho? Kasi kung required talagang kayong magtrabaho, ito po ay hindi po dapat or mali po ito. In which case, pwede po ninyong ipreklamo ito sa Department of Labor sa pinakamalapit o regional office ng DOLE. Dos kumpanyeras. Ngayon, halimbawa naman po, no, na halimbawa naman po ito ay talagang policy, reklamo po ninyo. Kung ito naman po ay choice ninyo na magtrabaho at dahil nga po naging choice ninyo na magtrabaho dahil pwedeng petix kayo, no? Pwedeng petix kayo sa first 4 hours pagkatapos saka kayo nagmamadali, ay kasalanan po ninyo 'yun. Kaya kailangan ninyo magtrabaho doon sa dapat sana ay meal break ninyo. Kaya hindi kayo nakakalabas. But kung ito naman ay talagang policy, yun ang kareklamo. Dos kumpanyeras. Magandang gabi sa iyo, Sanser Pertes. Gayun din Rudy Val Palma, Pancho Sabordo, Arnold Rosales, at Tita Ami Miraflor Garcia, at Miss Marilu Di Guzman. Magandang gabi din sa iyo, Fiesta Mart Royal, at Fe Mosquite. Gayun din si Angelita Federico. Okay, next question po sa ating ng ating tagapakinig. Sabi niya, how about po mga short breaks? Ah, yung short breaks, no? Yun pong short break ay pinapayagan siguro once in a while pero hindi kada oras, yung 5 to 20 minutes para mag-restroom, para magtimpla ng kape, magmerienda, pinapayagan po yun. Dos kumpanyeras. Siguro 1 in the morning, pero alam niyo may mga opisina naman, ano, na kapag ka po yung face-to-face na ng work. Kasi may mga opisina naman na ano na eh, no? Mayroong mga companies naman na hindi na po face-to-face o once or twice a week lang sila nag-face-to-face, no? Kapag ka po face-to-face ang pasok ninyo, no? May mga opisina na hindi naman po stricto sa ganito. Ang importante lang yung assigned task, yung kailangan ninyong ma-accomplish para sa araw na iyon ay na-accomplish ninyo regardless, no? Kung kayo ay mayat-maya, naka-anli kape, na mayat-maya ang timpla ninyo ng 3-in-1, eh hindi po problema. In fact, dito po sa amin, for example, dito sa taas, dun sa creative department namin, alam nyo po ba na merong couch dyan na minsan ang mga empleyado namin, oras ng trabaho, pahila-hilata. Bakit? Kasi yun yung way nila para makapag-isip. But of course, hindi po sa lahat ng kumpanya ay ganoon. Dos kumpanyeras. Dito po din sa amin, merong oras ng trabaho na pagod na inaantok, hinahayaan na magnap for a while. Pero dapat sa oras na kailanganin yung pinapagawa sa'yo, dapat ma-accomplish mo. Yun naman po talaga ang importante. So it's just a matter of, kumbaga ay pakikipag-usap. At syempre, kailangan na papatunayan mo din sa management na ikaw, regardless kung ikay petix, sabay, on time, lagi mag-submit ng kung ano man ang required sa inyo. Yun naman po ang importante, na a-accomplish ninyo ng tama, maayos, no? At on time ang inyong mga assignments. Dos kumpanyeras. Question Carlo Villarasa dyan sa Palawan South. Magandang gabi sa iyo. Gayun din, Peter Alvia at si Anthony Corrales. Magandang gabi po sa inyo. Sa Herminia Albuna, gayun din si Maricor Angeles at Eds Maglakas, magandang gabi sa inyo. Dos kumpanyeras. Okay, sa mga nagtatanong, special po ito. Special lang po itong shirt na ito. Anyway, no, so yung nasagot na natin yung question ni Miss Joy, by the way, no?
pwede pong, kung halimbawa po kayo ay 1 hour yung inyong lunch break, ay pinapayagan po kayong lumabas, no? Pwede po kayong magpunta sa bangko o kung saan ninyo gustong pumunta. Sabi nga niyang sa amin sa Marinduque, eh, tumisok kayo sa loob ng isang oras, no? Yung sa amin sa Marinduque, ang tawag ay maglaog o lumabas kayo, maglagalag, basta. Pagdating ng alauna o kung ano man ang dapat na oras ng inyong pagbalik, ay nandoon na po kayo. Hindi po maaaring ipagbawal sa empleyado na umalis sa oras ng kanyang 1 hour meal break. Ito po ay naging desisyon na ng Supreme Court sa Philippine Airlines Incorporated versus NLRC na desisyonan noong taong 1999. Dos Kumpanieras. Okay, naalala ko pala, merong proposal kahapon ba or the other day itong si Senator Coco Pimentel na magkaroon ng work break dahil nga kapag ka tumataas po ng matindi yung temperature natin dahil delikado rin po ito sa kalusugan. Bagaman at ang lola nyo, si Senator Cynthia Villar, sabi niya, ay, magpahangin na lang kayo. Just make sure na well-ventilated and all. Kaya lang kasi, no, may mga pagkakataon po talaga. Especially yung mga nagtatrabaho sa labas, no? Yung nabibilad sa kainitan ng araw. Hindi po ba? Talagang delikado din talaga. And that's one thing na pwede din po nating i-consider. Dos Kumpanieras. Sa mga ibang mga bansa, especially sa mga desierto, sino ba yung mga nasa Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Oman, yung mga nandyan, nagtatrabaho, kumusta po ba dyan? No? Kapag mainit ang panahon, napakainit, especially yung mga nagtatrabaho sa construction industry, no? Kumusta po ba ang policy dyan? I understand, meron pong adjustment or ibinibigay na break. Pero make sure sa atin, no, kung wala pa tayong nai-enjoy na ganyan, make sure that you hydrate at stay safe. Mahirap po ang panahon ngayon, napakainit. Dos Kumpanieras. Okay, sabi ni, ito yung question dito. Sabi niya, attorney, pwede po ba yun ipinipilit kami na mag-OT? Kulang kasi kami sa manpower, pero hindi man po sila nag-hire. 3 taon na po kaming ganito. Okay. Hindi po dapat na pinipilit ang pag-OT, ha, yung forced rendering ng overtime pay. Unless, of course, in case of emergency na kailangang mag-overtime work para naman maiwasan ang pagkalugi o pagkasira o kung ano man, no? At syempre, ito ay subject sa 25% na additional pay, ibig sabihin, OT pay ng inyong kada rate ninyo kada base sa rate ninyo kada oras. But, no, kung sa sitwasyon nitong ating texter, eh, 3 taon na, por Diyos por santo, hindi na yan tinatawag na emergency. Dapat yan, no, eh, nag-hire na kung talagang kulang sa manpower. Siguro nagtitipid masyado ang kumpanya ninyo dahil syempre nga naman, kung may extra tao, magbabayad ng SSS, pag-ibig at PhilHealth, magbabayad ng mga kung ano-ano pa, pati yung contribution sa retirement fund, di ba? So, palagay ko ay nagtitipid masyado ang inyong kumpanya. Dos Kumpanieras. Again, para sa mga ganitong hindi makatao na polisiya sa inyong kumpanya, pwede po kayong magreklamo sa DOLE Regional Office. At actually, meron pong nangyayaring regular na inspection, surprise visitation, yung tinatawag na visitorial power ng DOLE, at pwede po ninyong isumbong ito. Or kung sakasakali man, no, natatakot kayo na baka pag tripan kayo, pag initan kayo ng management, pwede po kayong dumulog at anonymous daw, mag-request kayo ng visitation mula or visitorial exercise ng visitorial power ng mga taga DOLE. Dos Kumpanieras. Itong si Alexis Tiger, attorney, mas mabigat ang trabaho sa bahay, wala nang sweldo, ang tapang pa ng amo ko. Ay, ganyan nga po talaga, no? Ayun. Ganyan nga po talaga, kaya nga po yung mga taong bahay na talaga masisipag naman, ano? Kasi may mga pagkakataon, lalaki po ang naiiwan sa bahay, si misis ang nagtatrabaho, but most of the time, syempre, si misis ang naiiwan sa bahay, si tatay, si mister ang nagtatrabaho. Wala po talaga, wala po talagang leave, walang overtime pay, ano pa ba?
walang sick leave, walang service incentive leave, o wala mang ibang mga konswelo o kung anumang pribilehiyo na ini-enjoy ng mga nasa tahanan nagtatrabaho. Ibig sabihin, full-time moms or full-time dads na hindi nagtatrabaho sa labas at hindi employed o hindi gainfully employed. Dos kumpanyero. Kung namang nagtatrabaho, sana naman bigyan nyo ng pagkakataon. No? Kasi ang trabaho sa opisina o sa trabaho sa labas, 8 oras. Sa bahay, walang ganyan. Walang break, di ba? Patuloy na nagtatrabaho. Walang break sa pagiging nanay. Walang break sa pagiging tatay. Of course, para ito sa mga totoong nagtatrabaho sa bahay, hindi yung pahiyala-hilata at nagpapalaki lang ng tiyan. Dos kumpanyeras. At magandang gabi sa iyo. Eto, may question dito si Dahlia Garcia at sasagutin po natin ito sa ating pagbabalik dahil ang question po niya, may prescription po ba o may prescriptive period po ba sa pag-claim ng separation pay kung may questionable na computation nito? Sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik at syempre, willing pa rin po akong tumanggap ng inyo, or sumagot ng inyong mga questions sa atin pong pagbabalik, ipadala lamang po yan. Meron pong question sa Malakas. Ito yung hanggang ilang minuto pwedeng paikliin ang lunch break kung non-manual ang trabaho. Ipadala po bilang private message sa akin at dyan po ako pipili ng isang mananalo tonight. Dos kumpanyeras. Yung mga nagtatanong po sa shirt, magkakaroon po ng special edition ng DZRH 85th anniversary shirt. So antabayanan nyo lang. Dos kumpanyeras. At magbabalik po ang Dos kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala at tiyan lamang po kayo. Dos kumpanyeras. Kumpanyeras. Nagbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras at tinatalakay po natin ang tungkol sa meal breaks. But, no, nasagot na po natin yan. Pero before we pause for commercial, meron pong question mula kay Miss Dahlia Garcia sa YouTube. Sabi niya ganon, may prescriptive period po ba ang pag-claim ng separation pay kung may questionable sa computation nito? Kapag ka po money claims, ano, ang prescription po or prescriptive period na isinasaad ng labor code ay hanggang tatlong taon. Pero kung meron pong involved na illegal dismissal o ibig sabihin kayo ay tinanggal sa trabaho o kaya may constructive dismissal, maari po hanggang 4 na taon. Kung halimbawa pong may discrepancy sa inyong sa computation na ipresent ng kumpanya sa inyo, no, pwede po kayong dumulog kaagad, no, para po ma-settle, no, para po magkaroon ng proper computation sa dapat ninyong matanggap. Dos kumpanya. Again, para sa mga claim sa tungkol sa pera, no? Sweldo, yung hindi nabayarang kung ano man, no? Na karapatan ninyo hanggang 3 taon. For illegal dismissal, hanggang 4 na taon. Okay, may question po dito si Lizelle. Attorney, makakuha pa po ba yung last na pinasok kapag na kasuhan ng AWOL? May 12 days pa po yung hindi pa binabayaran sa akin. Sayang din po yun. Kapag ka po na AWOL, absence without leave, ibig pong sabihin, hindi naman po ibig sabihin na kayo ay tanggal na sa trabaho. Ibig pong sabihin, isa subject lang kayo sa disciplinary action, which of course, pwede pong magpunta lang sa reprimand, warning, o kaya naman ay suspension. Pero kung matindi na po talaga at na, kumbaga ay naging katumbas na ng abandonment ng inyong trabaho, pwede pong magtuloy-tuloy sa dismissal. But yung pong mga panahon na trinabaho na ninyo at the same time, yung proportionate na 13th month pay o kaya may iba pa kayong mga claims, service incentive leave o mga allowances na entitled pa kayo, yun po ay dapat na matanggap ninyo kahit pa kayo ay nag-AWOL. In fact, kahit pa kayo ay na-dismiss sa trabaho sa dahilang yung tama lang, no, valid cause ng dismissal,
mayroon pa rin pong natatanggap at natatanggap at hindi po nasi-zero basta't wala pong utang, no? Dahil po yung ipinasok na ninyo, lalong-lalo na, karapatan po ninyong matanggap yun. Dos kumpanyera. In fact, kahit po kayo ay nag-AWOL, no, at natanggal kayo dahil doon, pwede pa rin po kayo makakuha ng employment certificate to be released, no, within 3 days from the date of your request. So, karapatan po ninyo yun. At the same time, ito pong mga claims na ito, no, yung final pay na tinatawag ay dapat na binabayaran sa loob ng 30 araw matapos or after the dismissal from work. Yun. Dos kumpanyeras. Subject, of course, sa kondisyon na kayo ay nakapag-clearance na at naisauli na ninyo yung inyong mga, yung mga properties ng kumpanya na nasa inyong possession, including yung company ID. O kaya yung, ano pa ba, halimbawa may mga USB dyan containing mga mahahalagang impormasyon, o yung laptop, o company-issued mobile phones, no? Yun pong mga, basta lahat po ng pagmamay-ari ng kumpanya na pansamantalang ipinagkatiwala sa inyo during your employment, dapat na maibalik ito para makuha ninyo yung inyong final pay. Dos kumpanyeras. Sabi ni Ms. Dolly Garcia, maraming salamat sa pagtungan. Welcome po. My pleasure. Si Joseph Abalos, magandang gabi sa iyo. Gayun din, Sharon Cabanlit. Oy, magpapa, ano na ito, housewarming na si Sharon Cabanlit at saka si Tina Salva. Magandang gabi din sa iyo. Nanonood sa atin ngayon si Judge Cheryl Alamio Makapagal. Magandang gabi sa lahat ng mga taga Masinloc, Zambales. Dos kumpanyeras. And syempre, Ginoong Ngoyong Monte at Eduardo Narvaez. Dos kumpanyeras. Eto, may question dito. Attorney, dapat po ba kaming mga empleyado mag-ambagan para sa losses dito sa department store na pinagtatrabahuhan ko? Sinabihan po kasi kami, after naman mag-inventory, na salary deduction daw po yung losses, samantalang ilang buwan pa lang naman po ako dito. Eh, pang 1 year po yung losses na coverage ng inventory namin. Pasagot naman po. Okay. Dos kumpanyeras. Hindi ko na lang po binanggit yung kanyang pangalan dahil baka po mapag-initan siya. No, alam po natin na whether we like it or not, ayaw na natin malagay sa alanganin ang trabaho nitong ating texter. Okay, sinasabi po ano, na meron lang mga pagkakataon kung kailan maaaring managot sa losses or damage ang isang manggagawa. Ito po ay kung, no, mapatutunayan na ang manggagawa ang direktang naging dahilan ng pagkaroon ng losses, injury, or damage ng employer o ng kumpanya. Kung halimbawa po nag-inventory at nagkaroon ng na find out na mayroong mga kulang-kulang, abay dapat pong magkaroon ng investigasyon at sino at alamin kung sino ang dapat na magkaroon ng pananagutan dito dahil hindi po ito maaaring ipakarga sa inyong lahat. Ayan. Dos kumpanyeras. Ang mga deductions po, no? In fact, kahit pa halimbawa kayo ang direktang may kasalanan, may kapabayaan kaya nagkaroon ng losses na ganito, no? Pagkasira o kung anuman, yun pong salary deduction ay dapat ay katumbas lamang ng 20%, no? Kada payday, 20% ng sweldo ninyo sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin, hindi yung napakalaki ng deduction to the point na halos wala na kayong ipang papamasahe papunta sa trabaho sa mga susunod na araw. Dos kumpanya. Ibig pong sabihin, kahit pa na may kasalanan kayo, sabi pa sa Bisaya, anam-anam, installment, paunti-unti lang ang deduction. But, no, dapat po talaga ay may malinaw na investigasyon at malinaw na direktang nagtuturo sa inyo bilang dahilan ng pagkalugi o losses o damage or injury kaya nagkaroon ng ganito. Ayan. Dos kumpanyeras. Kailangang direktang mapatunayan na kayo ang nagkaroon ng kapabayaan kaya nagkaroon ng losses or damage or injury ang isang kumpanya. Dos kumpanya. Kung hindi po mapatutunayan,
mali po na i-deduct sa inyo or maging salary deduction ang mga losses na ito. Magandang gabi sa iyo, Ate Luz Seco, dyan sa Buena Vista, Marinduque, Hill Ocampo at Federico Bagisi at maraming iba pa. Dos Kumpanieras. Okay, next question. By the way, ito po, ano, mabanggit ko lang doon sa nagtatrabaho sa department store. Pwede po ninyong i-check ang kasang Bluer than Blue JV versus Esteban kung saan in-invalidate po ng Supreme Court yung naging deduction doon sa empleyado dahil hindi naman napatunayan na bagaman at merong losses, hindi napatunayan na itong mga empleyadong ito ang may kagagawan kaya nagkaroon ng losses. So pwede po ninyong kung sakasakali po policy na ito ay dapat po itong maireklamo. Illegal deduction po itong tinatawag. Dos Kumpanieras. Okay. Merong question po dito tungkol sa kasambahay, no? Ang tinatanong niya, meron daw bang rest period? Actually, no? Ang kailangan po na merong combined na rest period, at least 8 hours, no? Ang mga kasambahay. Dapat po ay magkaroon din ng 24-hour na rest period every week. Pero kung halimbawa po lumalagpas sa 8 oras ang pagtatrabaho ng isang kasambahay, no? Dapat po ay mabigyan siya ng overtime pay. Dos Kumpanieras. Okay, by the way, no, maidagdag ko lang dahil kanina we made mention yung karapatan sa Certificate of Employment, no? Sinasabi po doon sa issuance ng DOLE na ang kapag kayo ay mga empleyado na separate sa work ay kailangang bigyan ng certificate of employment within 3 days of request. Kapag po mga kasambahay, mas mahaba po ang ibinibigay ng batas, no? Dito po ay binibigyan ng 5 araw ang employer, ang amo, no? O ang sabi nga ang madam, no? para i-release ang certificate of employment ng isang kasambahay. Dos Kumpanieras. Si Ronald Tumbaga ay nakikinig sa atin using yung kanyang solar radio mula pa sa umpisa sa mga makabuluhang programa ng DZRH. Nanonood siya sa atin or nakikinig siya sa atin sa Alangapos City. Magandang gabi po sa inyo dyan. Gayon din si Mario Manuba ng Malibago, Torrijos, Marinduque at mga taga Department of Agrarian Reform dyan sa Buac, Marinduque. Dos Kumpanieras. Herminio Villaluz dyan sa Cavite at syempre Sniper. Magandang gabi sa iyo. Si Femos kita sabi niya resigned due to overwork or overload of work and responsibilities. Naubos ang leave credits para ma-extend ang rest. No separation pay received, not even a thank you. So unfair, 'di ba? May mga pagkakataon po talaga, no? Yung na-burnout tayo sa trabaho, kaya nga po importante din 'yun, no? Yung from time to time nagkakaroon tayo ng break from work, no? Nagbabakasyon kasi sa pamamagitan niyan kahit papaano nare-replenish ang ating energy na ma-motivate ulit tayo. Yun. So kailangan ng makapunta man lang sa ibang lugar para sa, you know, ibang scenario naman at makapag-relax. Naiintindihan ko kayo, Ma'am Femos Kita. Ganun talaga ang nararamdaman. Usual po 'yun lalo na ngayon, napakahirap pumasok. May sasakyan ka man, traffic naman. Kamahal-mahal ng mga ng produktong petrolyo. O kung wala kang sasakyan, magko-commute ka, makikipaghabulan ka para lang makasakay ng bus or ng jeep. Di ba napakahirap? Dos Kumpanieras. Anyway, may question po dito tungkol sa late, laging late dahil nata-traffic. At yan po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Kumpanieras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanieras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Magandang umaga ba dyan, Kim Gandry dyan sa York, UK? Magandang kung ano man ang oras dyan sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa inyong lahat. Lalong-lalo na po yung mga nakatutok sa atin sa YouTube at saka sa Facebook Live. At syempre, ang
isa pang number one estudyante ko din daw to. magandang gabi po, Ma'am Linda Hularbal, ang wife ng ating boss dito, ang ating station manager na si Attorney Reggie Hularbal. Estudyante daw natin ang kanyang misis. Magandang gabi, Ma'am Linda Hularbal. At syempre, ito yung question kanina, ano yung tungkol doon sa pwede daw bang matanggal sa trabaho dahil nalilate lagi, dahil nga po traffic. Ay nako, yan ang problema ng marami. Dos Kumpanieras. Alam niyo po kasi, ang habitual tardiness ay maaring maging ground or just a ground or just cause for termination from service. Kaya nga po, dapat nag-a-adjust tayo. Wala po tayong kawala sa traffic eh. Hindi po maaaring gawing excuse palagian ang traffic dahil expected na po natin eh. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, maliban na lamang kung Holy Week, alam naman natin na traffic. May mga consideration naman po ang kumpanya. Meron yung binibigyan na grace period. No? Pero hindi mo dapat sasagarin. Kaya dapat either ikaw yung mag-a-adjust. Either mas maaga kang papasok o titira ka mas malapit sa inyong workplace. Yun po yung kailangan din nating mag-adjust. Dos Kumpanieras. Huwag po ninyong sasagarin ang grace period. Naimbag RBE, Ma'am Eva Duques. At syempre, sabi niya, dati pa naman traffic. Agahan na lang umalis ng bahay. Totoo po, no? Kaya nga po, dati, no? Noong lockdown, 12 to 15 minutes lang ang drive ko papunta dito sa opisina. Ngayon, lagpas ang oras na. Kaya syempre, nag-a-adjust din tayo. Dahil wala tayong ibang magagawa eh, kundi mag-adjust. Either maaga tayong umalis or mag-request tayo naman na sa kumpanya kung papayagan tayo na dun tayo sa hindi masasabay sa peak hours. O kaya naman ay maglumapit tayo ng tirahan. Dos Kumpanieras. Si Ibet, sabi niya, kung biglaan pong nag-absent at hindi nakapag-file ng leave at dati na pong may verbal warning ang boss, pwede po ba ako i-terminate kahit wala namang final warning? Actually, ang kailangan lang naman po no, ay mag-comply sa twin notice requirement ang inyong kumpanya. Anong ibig sabihin nito? Unang notice, ino-notify kayo na meron kayong violation. At ano ang posibleng pananagutan ninyo dito? O ano ang nakasaad na parusa, no? na disciplinary action dito, no? At syempre, binibigyan kayo ng 5 araw para makapagpaliwanag ng inyong panig kasi maaari pong nagkaroon ng misinterpretation, misunderstanding o kung ano man, no? Halimbawa, baka naman meron kayong valid na rason, no? Kaya po kayo nagkaroon ng kung anumang violation na sinasabi sa inyo, no? Pero susunod po doon, with or without your explanation, magkakaroon po ng desisyon ang management kung ano ang hatol nila sa inyong, kung anong violation ninyo. Kaya napakahalaga po na sumagot kayo sa notice to explain ni binibigay ng inyong HR. Doon po sa second notice ay binibigay yung hatol at ano yung ano yung kahaharapin ninyong parusa kung ito ba ay warning, reprimand, o ito ay suspension, o ito ay dismissal from service. Dos Kumpanieras. Hindi na po kailangan ng first, second, or third warning. Ang importante po, dumaan mayro sa due process na tinatawag. Yan. Basta nabigyan kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag ng inyong panig. Kung inavail ninyo ito, well and good. Kung hindi, kasalanan po ninyo yun. Dos Kumpanieras. Valid po ba kung may nagawa ka violation kung hindi ka pa iniimbestigahan sa loob ng 24 hours? Hindi ko po masyadong maintindihan, Lester, yung question ninyo. Pero I would assume na tinanggal na kayo within 24 hours pa lang. No? Dapat po ay again dumadaan sa tamang proseso. 5 days po yung ibinibigay ng batas, ng jurisprudence natin na panahon para kayo ay sumagot, mag-submit ng inyong ng inyong explanation. Dos Kumpanieras.
Pasagot naman po sa regarding sa notice to explain na may kaso akong AWOL pero may mga pinadala po akong mga pictures na nagpapagawa ako ng motor dahil biglang nasira ang makina. Nagchat naman po ako sa boss ko na hindi ako makakapasok. Pagbalik, nakatanggap naman po agad ako ng notice to explain. Tama po ba yun? Actually, tama po yun. No? Matuwa po kayo na binibigyan kayo ng notice to explain because binibigyan kayo ng pagkakataon na maipaliwanag ang inyong panig o maibigay ang inyong dahilan. Hindi naman po ibig sabihin na meron kayong notice to explain ay matatanggal na kayo o napaparusahan na kayo sa trabaho. Dos Kumpanieras. Sabi ni Marilu Di Guzman, aminado, here, always late sa work, sabi ng management. Diagnosis is cancer na daw yun. Habitual tardiness. Ay, totoo. Dos Kumpanieras. Sa UK ay lunchtime, 12 p.m. Magandang hapon po sa inyo dyan. At syempre, no, yung mga nanonood sa atin, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa pagtutok. Anyway, sa tanong na, ito yung question natin sa DZRH Malakas Promo, hanggang ilang minuto pwedeng paikliin ang lunch break kung hindi manual ang trabaho? Ang sagot, hanggang 20 minuto. Pero of course, ito po ay kasama sa working hours na binabayaran. At ang winner natin tonight, congratulations sa iyo, nang sagot niya hanggang 20 minuto. Eto na. Ipadala po ang inyong GCash number para po doon namin ipapadala ang inyong napanalunan. Joey Sumampong, sabi niya hanggang 20 minutes. Congratulations sa iyo! At syempre, naubos na po ang ating oras. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Nakasama ko po tonight ang mga nag-a-assist sa akin online, committed na maging production assistant ko, sina Gael Enriquez at Kenneth Arevalo. At sa other side, kasama ko po si Norman Moraga. Magsama-sama po ulit tayo sa Lunas para sa iba pang mahahalagang legal na impormasyon. Ako po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras.